When God is silent, mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang, Israel, ang dapat sandigan. Mga awit, 131:2-3. Kapag nasa kalagitnaan tayo ng unos, malaki ang naitutulong ng salita ng Diyos. Nagko-comfort tayo sa assurance na kahit kailay, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Hebrews 13:5. Pero bakit minsan kung kailan pa kasagsagan ng problema, doon pa nagiging tahimik si Lord? Kung kailan kailangan natin ang tulong niya, doon pa natin hindi nararamdaman ang presensya niya? So does this mean na pareho lang pala si Lord at ang crush mo? Paasa? Kalma lang, friend. Hindi ba't Ama sa langit ang tingin natin kay Lord? Pinapaalala sa atin ng mga awit 131 na ang minsang pananahimik ng Panginoon ay kasama sa pagiging mabuting magulang niya sa atin. Si Haring David ang may-akda ng mga awit 131. Dito, inihahalin tulad niya ang sarili sa isang sanggol na buo ang tiwala sa Panginoon. Pero nakapag-alaga ka na ba ng baby? Would you agree that babies aren't very trusting? Kasi iwan mo lang sila saglit, iiyak na sila. Siguro pakiramdam nila, hindi ka na babalik. So bakit ginamit ni Haring David ang mga sanggol bilang metaphor para sa relationship niya kay Lord? Sa unang buwan ng isang sanggol, halos every 2 hours siyang kailangan painumin ng gatas kahit paggabi. At kapag nakaramdam ang baby ng gutom, iiyak ito at hindi titigil hanggat hindi siya napapakain, out of fear that he has been abandoned and his needs won't be met. It takes a few months bago matutunan ng sanggol na kailangan lang niyang maghintay at darating ang tulong na kailangan niya. Ganito ang sanggol na tinutukoy ni Haring David sa mga awit 131. Napagdaanan na ang period of weaning, kung saan hindi na siya nakakaramdam ng extreme panic kapag nakaramdam ng gutom. Natutunan na kasi ng baby that it might take a little time, pero darating ang ina at ibibigay ang kailangan niya. We all need to go through this period of weaning, pati sa relationship natin kay Lord. Kailangan nating matutunan na kapag hindi siya kaagad-agad sumagot, it doesn't mean na iniwan at kinalimutan na niya tayo. Gusto lang niyang mag-grow ang trust at confidence natin sa kanya. Sa ganitong paraan, lalago ang faith natin. Tayo'y manalangin. Lord, alam kong mahal ninyo ako at dahil dito, gusto ninyo akong mag-improve at mag-grow. I will believe na mangyayari ito dahil alam kong naririyan lang kayo sa tabi ko at sapat ang biyaya ninyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating application, gamitin ang Hebrews 10:23 bilang reminder kung bakit pwede nating panghawakan ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang, Israel, ang dapat sandigan. Mga awit 131:2-3. Keep praying, keep asking. God's answer is on its way. Kaibigan, ako po si Pastor Eric Totanyas.